Audio Jungle. Statement of the purpose, but before anything else, kumpleto na ba tayo? Kumpleto na ba tayo? Hello? Huwag tayo seryoso. Maraming seryoso. Wala tayong magagawa pag seryoso tayo. Okay? So, initially, what is OER? Yung iba sa inyo dito, they are very eager to have a training on OER. In fact, ang daming elementary teachers na gustong makijun sa atin ngayon. Pero sabi ko, tapos na yung elementary, but swerte ninyo at yung first batch ng elementary kasi may pundo kayo. Ang plano ko nga sa susunod is we'll be conducting the OER training but in their own expense, na but they're willing naman eh. Kaya nga, pagpasensyahan nyo na nung medyo congested tayo dito kasi minaximize ko lang yung participants, sayang din yung opportunity. Meron kasing punto, sayang din yung punto kasi niya I give the maximum number. Sayang din naman na may sakay sa lahat alak kayo na yung first school. Ayan. Hindi mong kayo tumanong, nakabigay kayo. So, OER started last February. March. Nag-start ito during our Cyber Expo sa PICC. It was spearheaded by Mr. Mark Anthony C. Kailan si Mark Anthony C? Mark Anthony C. S.Y. Siya yung head ng OER Central Office. And I advise you na makipag-friend kayo sa kanya sa Facebook. I know that you will experience a lot of aha in this training. And a lot of realization. At ang unang yung bibigasin ay sana noon pa. Pero parang gusto ko sana na may nakita niya, makikita niya ko among your group na mas mature ng konti. Alam mo na ayaw ko na sabihin mas matangga. Wala na, no? Parang wala. Pinili mo ba? Hindi. Okay, recommended by the school next. Pero hindi pa natin nakuha yung lahat ng teachers. Hindi pa rin. But the rest of the secondary, nakuha na. Ah, there's still some. So siguro pinili lang talaga yung school head, ano? In your school, do you remember if your school head said, nagigay 50 na bagong namamanan? Mas gusto ko tayo sila pumunta rito para alam din mo nila, no, that there's still something for them na to convert them to become techie when it comes to implementation of their lessons or lesson plans in class, no? So a lot of realizations. Learning tool na ginagamit po natin, nabihasa na po tayo, which is the PPT, PowerPoint. Pero nung una po namin na-introduce ito sa Maxes, bakit pa tayong papahirapan? Eh pwede naman pala PowerPoint, di ba sabi ko Ma'am Jovian? Ay si Ma'am Mags. Pwede naman pala PowerPoint, but then bakit pa natin ganyan? Related lang naman sila. Pag-aralan natin ito, maiinggan nyo kayo kung paano ito gamitin rather than the PowerPoint, usual PowerPoint.
Sa PowerPoint, limited lang po ang kanyang features, advanced features ng PowerPoint. Yung papag-aralan natin this afternoon, mas maganda po.
Audio Jungle.